Sobrang excited na si Lynette sa kanyang interview para bukas. Habang si Moira hindi pa rin siya makakapayag na maisahan siya ni Lynette at hindi pa sila tapos sa kanilang pagtutuos, sisiguraduhin niya na malulunod si Lynette sa kanyang sariling luha. Ito si Doc Lindon, umiinit na kanyang ulo nung nakita niya na magkasama si Regan at Annalyn. Sinabihan niya si Annalyn instead na kumain siya o magpahinga during sa kanyang break time, sumama na lamang siya kay Regan para magbike. Nagtataka naman ang dalawa kung bakit ganyan ang tono ng pananalita ni Doc Lindon, kaya nagtanong si Annalyn kung ano ang kanyang problema. Gayon pa man, nagtanong si Moira sa staff ng show kung sino ang kanyang makakasama sa interview at biglang dumating si Lynette at sabay sabi na siyang makakasama nito. Laking gulat na lamang ni Moira nung nakita niya si Lynette. Pati rin si Zoe nagulat nung nakita niya si Aling Susan. Tinanong niya ito kung ano kanyang ginagawa rito. Ang sabi ni Aling Susan, "For your information, ako yung bagong bodyguard / payee ni Lynette." Sobrang nagulat si Zoe nung nalaman niya nandito si Lynette sa show na ito. Hindi pwede na magkita sila na kanyang ama. Biglang sumulpot si RJ sa kanilang kinaroonan at nagulat si Aling Susan nung nakita niya si RJ. Ito nang ating hinihintay ng lahat, ang pagkikita nila RJ at Lynette. Sigurado tayo na mabibighani ulit si RJ nung makita niya kagandahan ni Lynette at for sure may maalala siya nito sa kanyang nakaraan. Kaya huwag natin palapasin ang kapanapanabik na maeksena sa Abot Kamay na Pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!